Golden Boy, Real Guide to Treasures. Sa episode na ito mga katiyats ay ating tatalakayin ang tungkol sa Natagpuang Golden Mask sa kabundukan ng Nueva Ecija. At ito ro ay naibenta sa isang kolektor. At ngayon ang kanilang tanong, ano ba ang kahulugan ng maskara na ito? Kaya atin tatalakayin yan, pero bago pa man yan, huwag kalimutan i-subscribe ang channel. Just click that red button down below. And also to my avid followers and subscribers, ako'y mag-shout out. Okay, ako'y mag-shout out sa aking mga avid followers right here in the Golden Boy Real Guide to Treasures. Shout out kina Earth777, Husilito Kahade, Ken17 Morales, Danny Flores, Negor T. Hunter, Jeffrey Angie Mari Paraguso. Shout out din kina Batikin Adventure, Rubilin Lopez, Kenchester Macarambon, Sandro Real, kay Tubbs My Life, Renato Poster, Bonifacio Manuel, Mibi Junior Balilo. Shout out din kina FF Warrior, Tomasito Kaase, Ray Morato, Diego Gabrines, Marihuk Roldan, Ino Tolfo, at kay Alma Ulep, LJB Misor, Randy Tagad, Maria Deta, Anton Hagunoy, Virgilio Bell, Veronica Sulit, and lastly shout out kina Jetro Cabali, kay Rogelio Cortez, Hyacinth Ophemia, Andres Limen, Rodin Pinero Vlog, Ernesto Manalo, Ginelin Cabungilas. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat guys. Tayo na ngayon, magpatuloy. Ito ay isang totoong kwento ng maswerteng katiets natin na nakakuha ng mga golden mask inside the cave sa lugar ng Nueva Ecija. At ito'y pinamanak niya sa kanyang anak na Sally ang pangalan. At bininta naman ito ni Sally sa isang kolektor. At dito, sila'y nagtaka kung ano ang origin nito. At ano ang gamit ng maskarang yan? Kasi sa tingin nila, that is Cambodian or itong Tibetan in origin. Kaya ang akin lang dito i-analyze ay kung ano ang maskara na ito at sino ba ang taong ito na ginawa ng maskara. Kaya sa mga hindi pa naniniwala ng mga Yamashita treasure sa kabundukan, well, ito yung isang prueba na meron talagang mga itinagong mga antigo at mga historical golds inside the cave sa kabundukan noong giyera, noong World War II dito sa Pilipinas. At eto mga katiets, meron akong tip sa inyo sa hindi alam paano i-analyze or i-assay ang inyong natagpuang mga gold kung totoo o hindi. Sa bahay nyo lang, huwag nyo nang dalhin pa doon sa pawn shop or kung saan saan. Baka kayo naman ay mabutol-budol. Kaya ang unang gawin yan, of course, yung sinasabi nilang patakan ng kalamansi, patakan ng itong asido or itong Clorox, ay meron din kasing itong klase ng parang gold na tinatawag na brass na kumikintab din siya, lalong nagdidilaw kung mapatakan ng mga ganyan, ng mga Clorox at kalamansi, at lalo siyang kumikinang katulad din siya ng gold. Ang para sa akin, kung ako'y home test, yung itesting lang natin sa bahay, ang pinakasigurado ay kumuha tayo or bumili tayo ng mercury sa butika or saan man na industrial supply, basta't mercury, pwede rin basagin nyo ang thermometer nyo at kumuha kayo doon ng mercury at yun ang ibuhos nyo doon sa inyong gold. At kung kakapit ang mercury doon sa inyong gold, linisin nyo muna, sabunan nyo muna at lihain, okay, para matanggal yung kanyang mga libag-libag. At saka yan buhusan ng or ilublob sa mercury. Kung maraming mercury, ilublob nyo na. At kapag kakapit ang mercury ng talagang kumakapit siya na halos hindi na matanggal, yan ay totoong gold. Kasi kung mga patak-patak lang ng kalamansi, yung brass na metal, which is copper and zinc ang kanyang mixture, ay lalong kumikintab din yan kapag napatakan ng ganyang mga
itong acidic substances. Kaya mercury lang, mga katihets, ay malalaman nyo na kung tunay na gold yan. Ngayon, balik tayo mga katihets sa katanungan kung sino ba itong imahin na nandito sa maskara at ano ba ang sinisimbolo nito. Importante ba ito? At saan nag-originate ang maskarang ito? Okay mga katiyats, ito ang kasagutan sa tanong kung sino ba yung image na nandoon sa maskara or sino ba yung ginagawa ng maskara na yun. Okay, hindi yan sinasabit sa mga wall ng mga Taoist or ng mga Buddhist sa China, sa Tibet, sa Japan. Pare-pareho lang ang kanilang gods of fortune. Pero yung pangalan lang ang naiba. Okay, pero isa lang ang origin niyan. Ngayon, sa Shichi Fukujin or the Seven Gods. Yan ang Shichi means seven. Fukujin are gods. Ay isa lamang diyan ang warrior. Yung Diyos ng giyera or bathala ng giyera ay isa lang ito. Ang pangalan niya ay si Bishyamuntin. Si Bishyamuntin ay, maniwala kayo sa hindi, ay hindi yan lalaki. Siya ay babae pero siya ay goddess of war. Mandirigma siya. At kung nakamaskara siya ng ganyan, nagsusuot kasi ng maskara yan. Ang mga samurai noon, ang mga warriors, ay nagsusuot yan ng maskara na itong mabangis ang mukha na parang mga mukha ng mga lions, tigers, dragons, ganyan. At dito sa pitong Seven Gods of Fortune ng China at Japan, si Bishyamuntin lamang ang mabangis ang mukha kasi siya nga ang God of War. At dito makita natin itong Prosperity Buddha ng China, nandyan siya. Kaya totoong Chinese, Japanese and even Tibetans ay sinasamba nila ang mga itong Seven Gods of Fortune na ito. Okay, kaya Bishyamuntin, atin basahin ang kanyang history ni Bishyamuntin. Ito yung kanyang itsura ni Bishyamuntin, yung nakamaskara yan. Pero inside the warrior's dress is a female, babae yan. Ito si Bishyamuntin ang tawag sa kanya. Si Bishyamun, also called Bishyamuntin in Japanese mythology, one of the Shichi Fukujin, isa sa seven gods of fortune or luck. Identified with the Buddhist guardian, ayan, sa Buddhist guardian, yan ay mga Tibetans na yan, kapag Buddhist, of the north known as Kubera or Baisrabana. Ito sa India na to, itong Baisrabana, ang tawag sa kanya doon si Vaisrabana. Kurbera sa Tibet. Bishyamun is always depicted as dressed in full armor. Ayan. Carrying a spear and miniature pagoda. He is the protector of the righteous. Ito nga siya. Nakamaskara yan at daladala niya ang pagoda. Ayan, yan ang pagoda. Kaya yan, nasagot na natin mga katiyets ang misteryo ng maskarang yan. Kaya siguradong ang maskarang ito ay collection yan ng mga Japanese noong giyera. Siguro nakuha nila yan sa parte ng Tibet or China or doon sa Cambodia kung saan napakaraming Buddhist. At nadala yan dito sa Pilipinas at itinago sa kabundukan sa loob ng yungib doon sa Nueva Ecija. At meron talagang mga taong pinagpalaan ng Diyos. Kasi sabi nga ng Diyos sa Biblia sa Isaiah 45 na ibibigay niya ang kayamanan, mga ginto, doon nakalagay yan sa madidilim na lugar. Isaiah 45, nagsasabi na, I will give you treasures stored in secret dark places. Kaya ibig sabihin yan sa mga yungib at mga tunnel matagpuan ang mga yan. At dahil sa gabay ng Diyos, natagpuan ng ating katiyets ang maskarang ginto na yan. Na isa sa mga gods of fortune ang Shichi Fukujin. Okay mga katiyats, ako'y magpaalam na, sana ay meron akong na-impart sa inyo na kunting kaalaman sa history. Maraming salamat. May the fortune and the blessings
of the Lord be with you. Ciao for now.